loves, welcome back to our channel. So, quick video lang tayo ngayon mga happy loves. Ipapakita ko lang po sa inyo ang update ng aking mga grafted na moon cactus at saka yung mga ordinaryong cactus. Ito po ay yung mga natira sa aking mga cactus before na ginraft. Ito po sila. So, tatanggalin na po natin ang kanilang mga tape at titingnan po natin kung ito po ba ay naging successful. So, sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Subscribe naman kayo. Parang awa nyo na. Char. So, mga happy loves, please do subscribe para naman po updated kayo. Pakipush na rin ang notification bell para lahat po ng aking video ay magno-notify sa inyo yung mga new uploads ko po. Ayan siya. So, itong moon cactus, ayan, so far, ano po siya, nag-successful. Ayan, so I'm so thankful. True. Ayan. At sa mga nakasubscribe na po sa aking channel, maraming salamat. Kasi po, lagi po kayong nanonood sa aking mga uploads. Ayan, so ito, hindi talaga siya na successful. Pero okay lang, i-try natin ng isa pa. Diba, ganun lang. Pag hindi ka nag-successful sa unang attempt, marami kayong number. Charo naman sa lahat ng number na yun, hindi ka talaga mag-successful. Kung hindi ka nag-successful sa 1, may 2, may 3, may 4. Hanggang million times. Try. Pero hindi naman ganun. Kasi mag-successful ka rin. Tulad nito. Ayan ang cute niya. Oh. Ayan. So, may baby na siya. May baby na siya. Ayan. So, ibig sabihin, successful siya kasi hindi siya malalag. Hindi siya nalalaglag. So, okay, kaayo. Ito yung ating giant. Giant. Ano to? Sana mag-success. Sana, sana. So, ayan po siya. Ayan. So, hindi siya nakuhulog. Ibig sabihin, kumapit siya, besh. Takot siya mahulog. Ay, ayun. Kumapit. Buti pa siya. Kumapit. Sana all. Kumakapit. Diba? Buti pa to, no? Hindi niya iniwan yung kanyang rootstock. Sana all, walang iwanan. So, ito naman yung ating pop ng moon cactus. Ayan, so, okay din siya. Nalug-alug. Okay din siya. Hindi siya nalaglag eh. So, ibig sabihin, okay siya. So, ito, dalawa tong ano, serious na ating ginraft nung nakaraan. So, bali, ito na yon. So, nagtatanong pala kung ilang linggo bago tanggalin yung tape. 3 weeks to 1 month. Ayan, so, hindi siya, hindi na siya natanggal. Ibig sabihin, okay na po siya. Ayan, so, I'm so happy and thankful kasi yung dalawang aking asterias, naging okay sila. I mean, naging successful sila. Ayan. So, ito, nag-graph ko na to siya before eh. Kaso lang, hindi siya naging okay. Kaya, nire-graph ko ulit. So, sana ngayon, okay na siya. Kung hindi pa rin siya maging okay, bahala na siya sa buhay niya. Char. Pag hindi pa siya naging okay, try pa rin natin. Di ba nga? Ganon. Try and try. Until you die. Charot. Char lang. Siyempre, try and try. Hanggang sa mag-success.
Di ba? Huwag sumuko. Huwag agad-agad sumuko. Kasi maraming ano eh. Maraming chances. Kung hindi ka nag-successful sa una, may pangalawa, may pangatlo. Kung hindi pa rin, bahala na siya sa buhay niya. Actually, ito, ano ko lang naman to, experiment ko lang to eh, kung mag-successful siya. Kung hindi man, okay lang. Pero syempre, okay pa nag-success. Success ba siya? So, ayan siya. Okay naman. So, success. Grafted update na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sa 7, ay 8 pala siya, 8. So, ito yung hindi siya nag-successful. Isa. So, not bad. Kasi, diba, sa 8, may isang hindi kumapit. Siguro may dahilan siya bakit hindi siya kumapit. Pero at least, diba, isa lang. Ganun talaga. Hindi niya trip ang kumapit. Kaya ayun. Nang iwan. Pagod na yata siyang kumapit. Kaya bumitaw. So, ganun lang kadali. Ganun lang. Ayaw niyang kumapit. Yung choice niya, bumitaw. Kaya yun, hindi nag-success. Hindi sila happy ending. Hello? Nilagyan ng story ang cactus. Ganun ba yun? Nagyan ng story. Funny naman. So, since na ito po ay sinabi ko, quick video lang po ito, magbibigay na rin po ako ng konting tips sa mga bagong grafted na mga sayon. So, ito po ay, ang rootstock niya po ay dragon fruit. So, ito po ay asterias. Yan. So, itong asterias, lumalaki po ito na walang RS. Either ilagay mo siya sa RS or direct mo siya sa soil, lumalaki po siya, walang problema sa kanya. Pero, mas mabilis po ang kanyang paglaki kung ilalagay po natin siya sa rootstock. Tsaka ano na rin, mas magandang tingnan kasi pag nasa rootstock po yung ating mga sayon. Ayan, so, pero itong ano, itong colored cactus, kailangan kasi nila na chlorophyll. So, hindi sila nabubuhay ng mabilisan sa soil mix kasi wala po silang makuhang chlorophyll or nutrients direct sa soil. So, let's say na itong ganitong mga colored cactus, sila yung parasite na parang nagdi-depend po sila sa kanilang rootstock. So, kung kayo po ay mag-graft ng mga pups ng inyong moon cactus, i-graft nyo na po siya sa medyo malaking rootstock para po mas maraming nutrients na ma-support po. Tapos po yung sayon, mas mabilis pong lumaki. At marami po siyang nutrients na makukuha sa rootstock kasi enough po ang nutrients na kanyang mai-provide dito sa ating sayon. So tulad nito, ito po ay ang dating rootstock nito, dragon fruit din po, pero nagkaroon siya ng rot. Kasi kaya po siya nagkaroon ng rot, nababad po siya sa tubig na ulanan. Sobrang ano ko no, sobrang careless. Naulanan siya, napatakan siya ng ulan, as in yung ulan na tuloy-tuloy, tapos hindi ko siya napansin kasi parang doon ko siya na ilagay sa ano, sa kabilang sulok, so hindi ko siya napansin. Kaya nung nakita ko, nag-machine na po yung kanyang rootstock, kaya po nirigraft ko na siya. So ito na po siya ngayon. Mukha naman siyang healthy, kaya walang problema. So ang kanyang mga pups, ayan pa rin, hindi naman natanggal, so ibig sabihin, healthy po siya. Kung yung ating rootstock ay mayroon na pong ugat or mayroon ng roots, ang dilig po ay 3 times a month. Ito po. Actually, itong rootstock natin na dragon fruit, ang bilis niya pong magkaroon ng ugat. Lalo na mabato mo siya itanim. Tulad nito, oh. Yan. So, maraming pumis dapat ang inyong ilalagay sa inyong soil mix. So, ang inyong itatanim po ay rootstock sa ating mga sayon. Kasi po, mas mabilis po siyang mag-ugat. Previous video ko, meron po akong video doon na kung paano po itanim ang ating rootstock. Kaya sa hindi pa po nakakaalam kung paano itanim, ay itanim po natin siya sa medyo mabatong soil mix. Ayun. And then, ang dilig niya po, pag wala pa po siyang ugat, huwag muna natin diligan kasi mag-mashy po siya kasi wala pong sisip-sip ng tubig na ilalagay natin sa kanya. So, dapat po, lagay muna natin siya ng mga 3 weeks. After 3 weeks, for sure, may ugat na yan siya. Kasi itong dragon fruit, pag tinanim po natin, the more siya natuyo, the more siya na magkakaroon ng ugat.
sa unang pagtanim natin. So, ayun, dapat hindi muna natin diligan. So, after ng 15 days, ayan, so magkaon tayo ng 10 days, ayun, dinidiligan na natin siya. At kung mayroon na po tayong, ano, mayroon na po tayong sayon na nakalagay sa kanya, maglagay po tayo ng osmocote sa paligid. Sa ganitong pot, mga 15 pieces na osmocote, okay na po yun. Mga 4x4 na pot, mga ganun, okay na po yun. So, huwag po natin i-overwater ang ating graph na sayon. Ayan, kasi sayang po, ang hirap pa yung, ano, ang hirap mag-graph, tapos i-overwater mo lang. I mean, is madaling mag-graph, pero parang, mahirap siyang, alam mo yun, yung pag-antay mo, inaabangan mo siya ilang linggo para makita mo kung successful ang ginawa mong graph. Tapos, pag naging successful na, yun, iwasan natin siyang i-overwater. So, like ko namang sinasabi na, ito pong dragon fruit ay cactus din po ito, species of cactus din po ito. Kaya ang kailangan niya lang na dilig 3 times a month or twice a month, walang problema sa kanya. So ang pinapandilig nito, either tubig ulan or rice water, yung pinaghugasan ng bigas. Ayan, so okay dito. Sa mga alaga nating cactus or succulents, lagi lang po natin tandaan na mas okay po kung hindi tap water yung i-ano natin, ididilig natin. Galing sa gripo, i-stock niyo po muna ng mga 3 to 5 days para po mawala po yung chlorine. Kasi diba, galing sa gripo mismo, diba minsan naamoy pa po natin ang chlorine. Hindi po maganda yun sa ating halaman. So, kailangan, stock muna natin ng mga ilang araw. Isang linggo, mas maganda, mas matagal, mas maganda. Takpan lang po natin para hindi magkaroon ng kiti-kiti yung sa lamok para hindi siya maging ano, pamahayan ng lamok. So ako, yun ang ginagawa ko, nag-i-stack po ako na sa may cover na ano, container, para yun po yung pinapandilig ko sa aking mga halaman. So sana sa ating maikling video mayroon tayong natutunan, and I'm happy to share lang na successful po ang aking grafting na ginawa. So ngayon tayo po ay mag-shout out. So, abang-abang sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Isa-shoutout ko kayo ng bonggang-bongga. Ay, isa-shoutout ko po pala yung, ano, yung mga nagko-comment doon sa aking previous na video. Sinundan nito na video, yun yung isa-shoutout ko. Tapos, sa sunod naman, ang isa-shoutout ko naman, yung magko-comment naman dito sa aking video. So, kaya kayo, mga lalabs, kung gusto nyo ma-shoutout, write your comment sa ating comment box para ma-shoutout ko po kayo. Ayan. And sa ating pa-entry po sa ating raffle, open pa po hanggang katapusan. Kaya do subscribe at screenshot nyo lang po ang inyong proof na nakasubscribe na kayo. At i-post nyo po dun sa ating GC or sa ating FB group page na ilalagay ko naman po sa ating description box. So mega shout out to Marilyn Medel. Ayan, to Annie Grace Manti, mega shout out. Dreen Vlogs, mega shout out to you. Lenny Agno, thank you so much for watching. And Monina Sablayan, thank you so much. Shout out kay Norman Kines na walang sawang nakasubaybay sa aking video. Ayon. Aileen Kanaman, thank you so much. And mega shout out to you. Again, mega shout out to Amy Bulusan. And Tropical Girl PH, my 60 lalas, mega shout out to you. And Glenda Reyes, thank you so much. Alicia Cuyagbo, mega shout out to you. And Amy Marie Enosito, mega shout out din. And Heidi Ai, thank you so much. Mega shout out to you. And si Naida Dipad, thank you so much. Mercy Libuon, mega shout out din sa'yo. Okay, shout out po na rin ang aking ka-team Blessed. Mega shout out, Renewals Kitchen. Team Sawi, mega shout out. Miss Pigsy, Sumbovers, Jackelo, Emradora Fam, mega shout out to you. Clevin's TV, mega shout out din sa'yo. And Gavin UAE Family, thank you so much. Mega shout out to all of you, mga lalas. So, thank you so much for watching my video. I hope you enjoy. Sa hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe, like, and you can leave your comment down. Kung mayroon po akong hindi nasabi or hindi nabanggit sa aking video, at sa mga viewers po and subscribers na nag-graph din, at mayroon din kayong mga experience, pwede nyo rin i-share ang inyong mga experience sa ating comment section para din pumabasa ng ating ibang viewers at magkaroon din po sila ng idea at kunting kaalaman na galing sa atin. Ayan. So, sa mga nag-share ng aking video, maraming salamat. And I hope to see you again on my next video. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye! Do you want to know?